Basahin ko muli ang ating teksto sa Pinoy version. Lucas chapter 13 o chapter 12 verse 13 hanggang 21. May isang tao mula sa crowd ang nagsabi kay Jesus, "Teacher, sabihin niyo po sa kapatid ko na ibigay na sa akin ang share ko sa mana." Pero sinabi ni Jesus sa kanya, "Kaibigan, sinong nagbigay sa akin ng karapatang mag-judge o maghati ng kayamanan niyong dalawa?" Sinabi niya sa lahat, "Huwag kayong sakin, di nasusukat ang buhay sa dami ng yaman." Tapos nagkwento si Jesus ng parable sa kanila, may isang mayaman na nakapag-harvest ng marami sa bukid niya. Naisip niya, "Anong gagawin ko ngayon? Wala na akong mapaglagyan ng mga in-harvest ko. Alam ko na, ipapagiba ko ang mga bodega at magtatayo ng mas malalaki. Doon ko inalagay ang lahat ng wheat at iba ko pang hinaharvest. Tapos, sasabihin ko sa sarili ko, ang swerte mo talaga. Marami ka nang naipon para sa maraming taon. Kaya, mag-relax ka, kumain, uminom at mag-enjoy." Pero sinabi ng Diyos sa kanya, "Bobo, mamamatay ka ngayong gabi. Sino ngayon ang makikinabang sa mga pinaghirapan mo?" Ganyan ang mangyayari sa mga nagpapayaman ng sarili nila, pero mahirap naman sa harap ng Diyos. Ang salita ng Panginoon. Kasakiman o pagiging ganit. Ganit, sakim, ito ay problema ng ating kaluluwa. Ito ay kasalanan. Si Jesus habang siya ay nangangaral, sila na lang may umintrada sa kanya. No? Out of nowhere, mula sa crowd, mula sa mga tao, at ang sabi sa kanya, "Teacher, sabihin naman sa kapatid ko, hatiin na yung yaman." Of course, sabi ni Jesus ay, "Sinong nag-appoint sa akin para maging arbiter, hukom ng pwedeng maghati ng inyong yaman?" Yan, sabi niya, "Huwag kayong sakin." Or sa ibang translation, "Take care o mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman." Alam niyo po, sa mga Pilipino, minsan may mga balita tayong naririnig na may mga magkapatid o kamag-anak na nag-away dahil sa lupa. Hindi po ba? Kayo po, may karanasan ganyan? Basta yaman, pera, walang kapatid, walang anak, magulang, walang asawa. Grabe itong problema sa sarili, ano? Yung pagiging sakin. At minsan, nagpapatayan pa. Kami, may karanasan kami yan, ano? May maliit kaming lote sa Negros na actually dapat maghati-hatian ng mga magkakapatid. Sa amin kasi nakatago yun, eh, no? Yung parang titulo. No? Resibo lang yan actually ng isang doktor na tsyendero doon. And doon po rin na-trace na totoo nga ang marites ni nanay na kami ay bastardo kami, bastardo anak sa labas ng isang tsyendero, no? Doon sa amin sa rin. At yung lupa na yun, na nabili ng tatay ko, ay dapat maghati-hatian na ng magkakapatid. Pero kami ay wala na doon eh.
So, I was expecting din na meron kaming share. Pero hindi. Nagkagulo yung mga kapatid, yung mga tito at tita ko. Ano. Pero sa ibang kaso, hindi lang nagkagulo eh. Hindi lang nag-divide yung clan o yung mga kapatid. Nagsasakitan pa. Di po ba? Nagpapatayan pa. Imaginin mo, no? Hindi mo nabinigyan ng respeto yung pagiging magkapatid ninyo o pagiging maging mag-ama, mag-ina, mag-kapilido, mag-anak, at maging mag-asawa dahil sa kasaktan. At kung gusto nyo ma-update sa mga away mag-asawa, ano lang kayo ng tulpo? National TV, yung problema na hindi dapat doon sa lugar na yon ay ginagawa ng business o entertainment yung pamumuhay na gano'n. Kasakiman. Maraming sakim na tao. Imaginin po ninyo, no? Sabi ni Gary Granada, yung isang manunula at kompositor na minsan umakyat sa tower ng GMA7. Ganda doon. Patakas, hindi ko pala pasok yun, by the way, ano? At napansin niya yung dalawang loteng malaki. Yung isang lote, isang bahay lang. Isang malaking bahay. Habang yung kabila naman, siksikan sa dinas yung sikip doon sa lugar. Isang daang pamilya yata yung nabanggit niya. Doon sa isang lugar. Habang yung isa naman, napakalaki. Well, sasabihin niyo sa akin, eh, pastor, mga tamad kasi yung mga yan eh. Ano, mga hampaslo pa yung mga yan. Hindi naghanap buhay, marunas paggalasing, pag sasabong na inatupag. Eto naman, mayaman. Sorry, ano yan eh. Tawag dito, na-earn naman yan eh. Well, hindi naman alam yung mga kwento, pero alam ko po kung Pilipinas di tamad. Tamad pa kayo? Yung mga malakal, nagbukas pa yung tambakan dito sa atin. Alas 3, alas 4 pa lang ng madaling araw, nasa tambakan na yan. At nakita ko yung pinapasan, ang bibigat, mga babae. Ano? Yung pasan ni Marisa, yung pasan ni Kuya Kalbo, para maglako ng tubig doon. Ano? Tamad pa kayo? Well, siyempre may mga tamad yung tao, pero hindi po lahat. So yung minsan, yung pagiging mayaman ay depende kung saan na daan. Yung kasakiman po ay malaking problema sa kaluluwa. Then ang Panginoon sa ating teksto ay nagkwento ng isang talinghaga. May isang mayaman. Ano? At sobrang yaman niya, dami ng inaning meron siya. May hasyenda siya. Sa dami ng inani, nataranta siya. Ganda ng ani niya eh. Ano? May gano'n ba kayong ano, mga kwento? O bakit yumaman biglang kapitbahay? Kasi ang ganda ng ani ng talong, ang upo, ng sitaw, na jakbatan. Itong mama na ito sa ating kwento, paring gano'n din. Nataranta siya. Inampo po, paano gagawin ko? Ang liit na naman ang bodega. Ang liit na naman ang warehouse na ito. Anong gagawin ko? Ah, alam ko na. Isirakin ko to, didemolish ko to. Itong mga bodega na ito, at gagawa ko ng mas malaking mga bodega, mga warehouse. At pagkatapos nun, nasabihin ko sa sarili ko, kayahay na ako. Kakain na lang ako, magpapakasarap na lang ako, mag-relax, relax na lang ako. Kayahay. Sinang ayaw ng ganung buhay? Pero sabi ng Panginoon, dito sa translation natin sa Pinoy version, ano, bobo. Interesting yung mga bobo yung mga translators natin. No? Pero, yun yung makabagong translation. Sa English o sa Tagalog ay hangal, you fool. Siguro pag ikaw ay Bisaya, buhing. No? Buong-buang.
Ano nga? Bakit? Ano? Hangal! Sabi ng Diyos sa kanya, hindi mo ba alam ngayong gabi ay mamamatay ka? Ano kaya nagmamatay nito? Atake sa puso? Mahaming tulong lang ito eh, no? Okay, aneurysm? Atake? High blood? Hindi natin alam, baka nakawal siya. Ang sabi ng Panginoon, wala sa yaman ang buhay. Hindi mo masusukat ang buhay sa daming pera at ari-arian. Kasakiman. Hindi na naalala, tandaan po natin yung Lucas, ang nang sa naalala ninyo yung kwento ng mayaman at ni Lazarus na may mga sugat na dinidilaan ng aso. Kaya napunta sa impyerno yung mayamang lalaki ay dahil sa pagpapabaya niya sa kapwa niya. Kasi ang kautusan ni Moises, ang sulat ng mga propeta, ang katuluan po ng Biblia ay ang pagkalinga, pagmamahal sa kapwa. Amen po ba? Yung sabi ni Gandhi, si Gandhi ba rin sabi na, itong yaman dito sa mundo na ito is enough for everyone. Pero, it's not enough for person na sakim. Ano, nag-hoard yung mga sakim eh. Sabi po ng mga turuan ng mga matatalinong Kristiyano, wala dapat mahirap sa mundo. Kasi sapat ang mundo. Pero may mga ilang tao sa ating lipunan ay sobrang sakim. Kapag matindi minsan sila ay mga edukado. Tingin nila sa inyo ay mga hampas lupa kayo. Hampas lupa tayo. At sabi pa nga ng ilang church fathers, pag nagbigay yung mayaman sa mahihirap, wala talaga siyang naibigay. Dahil, ibinigay niya lang din yung doon sa mahihirap na dapat sa kanya. Of course, it should not discourage yung mga nagtutulong sa atin sa ayuda at mga donors natin, ano? Pero they should be reminded sa katuruan ng simbahan na dapat lahat ng yaman na ito ay sa ating lahat. Amen po ba? Ang kagandahan na sa ating mga Asyano, sa ating mga Pilipino, sa ating mga katutubo, bago dumating ang mga mananako, wala tayong konsepto ng titulo. Wala tayong konsepto na akin ito, yung concept ng possession, I possess, I own this land. Sa mga Tagalog, ang ito ay ano lang eh, ari-arian. Hindi talaga ito atin. Ano? Parang pahiram lang sa atin, ari-arian. So tandaan po ninyo, yung kasakiman po ay nasa bahay, nasa tahanan. Yung gusto mong marami sa'yo. Nung nag-COVID po ako, na-realize ko nung ako'y gumaling na, mamamatay pala ako na hindi ko na-enjoy yung buhay ko. Ano? Na parang na-deprive yung sarili ko. Kaya ang naging side effect ko ng COVID sa amin ay namili ako ng maraming sapatos. Hindi naman ako namili ng mga mamahaling sapatos. Namili ako online, mga murang magaganda. At ngayon, hindi ko na kailangan yung mga sapatos na yun. Kailangan ko lang ipamilya yun. Sino kaya bibigyan ko? Marami-rami yun na may isa, nabigay mo na eh. Ang katuruan sa atin sa Biblia, pag may dalawang kasuotan o balabal, ibigay mo yung isa sa wala. Dapat mapagbigay tayo. Yung kapalitan po ng kasakiman ay pagiging mabiyaya, generous. Kaya tayo sa ating paligindigang pamumuhay, sa pitong M
At isa doon ay mabiyaya. Diba? Pagkatapos ng maunlad, mabiyaya. Ibig sabihin, generous ka dapat. Mapakabigay ka. Dili, madimot, madamot. Ano? Tapos, hindi ka lang mabiyaya, mapayapa pa. Kasi maraming mayayaman, may generous dito, walang mapayapaan. So, mga kapatid, saan mo ba kayo sakin? Saan kayo gamaman? Parang kakatwa itanong ito sa mahihirap. Dapat itanong ito sa mga mayayaman. Sa 1% lang ang ating populasyon na mayaman. I think, kung hindi ako nagkakamali, 5% lamang, if not 1%, ng population ng buong mundo ang nagmamayari ng 90% ng ari-arian ng buong mundo. Kaya ngayon, tatulog, yan yung analysis ng mga progresibong tao, ng mga aktivista, ang problema yung tatulog. Ano, kasi yung sa tuktok doon, ilang pamilya lang yun na nang magmamayari na ating bansa. At yun ay kasalanan sa mata ng Diyos. Kapag ikaw ay namatay, ikaw ay pinanganak dito na wala, hindi po ba? At ikaw ay alis sa mundong ito, sa buhay na ito, mamatay ka, wala ka rin dala-dala. Ay tandaan po ninyo, yung pagbasa sa Colossians kanina, chapter 3, verse 5, yung kasakiman ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Greed is a form of idolatry. At hindi lang ito sa Colossians chapter 3 verse 5, ito rin ay sinasabi ni San Pablo sa Epeso chapter 5 verse 5. Greed is idolatry. Kaya mga bata, dapat huwag kayong madamot. Pag may nanghihingi, magbigay. Ano na sobra yun sa'yo? Kaya pag minsan may dumaan dito, may nangihingi dito regular eh. Ano siya? Person with disability or mentally challenged. Minsan, ang kulit. Kasi eh, mawawalan kayo eh. Mawawalan tayo, mababawasan ang ating kung anong meron tayo dito. Pero nabasa ko yung Mateo chapter 25 verse 31 to 46. Ano? Ako'y nagutom at ako'y hindi mo binigyan. Kaya yung mga religyoso na yon hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos, tinapon yon sa dagat-dagat ng apoy. Pero yung mga banal, yung mga pinili, ako'y nagutom, sabi ni Jesus, at binigyan niyo ako at nakakain ako. Panginoon! Kailangan namin yan itang gutom. Kailangan namin nakita nauhaw, walang madamit, na nasa kulungan, may sakit na binisita. So, ano yung ginawa ninyo sa mga kapatid kong ito, siyang ginawa mo sa amin. Ay dapat magbigay mo tayo, huwag malimot. Ay nahihirap tayo, magbigay tayo. Maging mabiyaya tayo. Sa magandang kanta, upo na, upuriksa sa mas malawak na perspektibo sa lipunan. Sabi ni Mayor Vico, buti na lang may Mayor Vico din, ano? And fortunately siya is a progressive Christian. Grabe yung corruption sa kanila sa Pasig. At dahil nawala yung corruption, alam niyo ba kung ilang billion ang na-save nila? 1 billion? Grabe yung 1 billion na lang, malaki na yan. No? Ito, billion ito. 1,000,000, 1 million. Ngayon, may pananagutan tayo, hindi lang sa sarili. Sa atin ding lipunan. Yung ating pagka-Kristiyano, hindi lang dapat sa apat na sulok ng church. Hindi ko sinasabi na maging militante kayo. Dapat, may pananagutan tayo sa bayan. Well, di tayo gumagamit ng dahas. Kaya si Gandhi, so, marami tayong matutunan kay Gandhi. Ang mahalaga lang po na sa ating lipunan,
may pananagutan tayo sa bayan. Alam natin yung ating karapatan. Alam natin kung sino yung mga gangib at pinagdarasal sila. At kung minsan, tinutulig sa mo dahil parang demokrasya at republikanong bansa. Dahil pera mo yun. Pera natin lahat yan. Yung pinapagawa dito, pera natin yan. Di po ba? Ang problema, ginagawa kayong buraot, indigency, ginagamit ang mga politiko, ay itong panong eleksyon. Pero hindi yun. Pero hindi tayo nagre-reklamo. Mababait kasi tayo. Mas matinding mga galit ito. At ang huli, itong mga galit na ito, hindi nakalimutan ng Diyos. Actually, sila ay may samakadiyos pa, lumuluhol. Pero sa bandang dulo, ang pinakamalalim na pagsasabi ng Biblia, ang totoong sinasamba nila ay hindi ang Panginoon, kundi ang Diyos-Diyosan, yung pera. Minsan nga, hindi basta pera, palabas na yung pera, ang totoong sinasamba nila yung sarili nila. So yun po yung medyo lipunan na, no? Societal na aspeto. Panglipunan aspeto ng pagiging ganil. Balik naman tayo ng context sa ating sarili. Dapat ayusin natin yung sarili natin, hindi tayo ganil, hindi tayo sakit. Amen po ba? Hindi mapagbigay. Tandaan natin, wala sa pera yan, wala sa yaman yan. Pero dapat naman, medyo magreklamo kayo pag we don't deserve yung ganitong bahay, wala tayong pera, wala tayong pagbili ng bigas. We don't deserve yun. Kaya may aspetong panglipon. Pinagsisimula yan sa sarili. Ay mga kapatid, tandaan natin yung sabi ng Panginoon, pakaingatan ninyo ang sarili ninyo sa lahat ng uri ng kasakiman. Tayo po muna lang. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat tinuruan niyo kami na huwag maging ganib, huwag maging sakim, bagkus kami ay maging mabiyaya, mapagbigay sa kapon. Dinadalangin din namin ang aming bansa na mabawasan ang mga sakim sa lipunan at kami ay maging mapagbantay. At may pananagutan sa lipunan. Lord, into the church, kami ay maging generous na church. Salamat sa mga donors, sa mga nagbibigyan ng ayuda, na sila po ay sumusunod sa inyong salita, tumulong sa mga mahihirap. At amin pong inaasahan ang inyong pangako na bubusugin nyo ang mga maralita. You will fill our lips, or you will fill us with good things. Lord, salamat sa mga biyayang pinagkakaloob nyo sa aming mga pamilya at sa aming iglesia. Thank you, Lord, for teaching us to be generous and to avoid all kinds of greediness. Huwag nyo kaming hayaan na sumumba sa Diyos-Diyosa ng pera, sa Diyos-Diyosa si Mamona, kundi ang hanapin namin ang iyong kaharian, ang iyong katwira, at ang lahat ng pagpapala isa sa amin na. Purihin ka, O Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.